recap ko ngayon, guys. Ngayon ko na malalaman kung positive or negative ako sa APAS. Pero sana negative na. Alis mo na ako, bye. Sana maging okay yung result. Kinakabahan ako kasi... Hello guys, karating ko lang ng bahay at yung result ng APAS test, bad news. Hindi naging maganda yung result ng APAS test ko. Sabi ni doktora, positive daw ako sa APAS. At umabot ako sa level na medium to high level. May mga level-level pala yun. Merong lower to medium, pero ako nasa gitna, medium to high. Kasi daw, yung cardio, nabubulol ako, eh, pasensya na. Yung cardiolipin antibody ko kasi, nasa 25.86, na dapat ang reference value lang is nasa 1250 to 20 lang. Eh ako, umabot ako ng 25.86, so medyo mataas. At kinakailangan ko daw na matreat. Sabi sa akin, ang pagkaka... Sorry, hindi ko masyadong ma-explain din sa inyo kasi ako mismo hindi ko rin kasi masyadong maintindihan. Basta yung clear lang sa akin na sinabi ni doktora, kinakailangan ko ng kailangan kong masalina ng dugo na galing sa partner ko daw. So sabi ko, paano yun daw kasi wala dito si Sir Alain. Any member of his family kung wala si Alain. Kaya lang, nasa probinsya rin yung family niya, tapos nag-iisa pa siyang anak, wala rin naman siyang kapatid. Tsaka sabi ko, doktora yung parents niya, may edad na rin. Pero nagawan pa rin naman ng paraan, nirefer ako ni doktora, isa sa mga doktor dun sa blood work, na sila na lang daw yung bahala, na sila na lang daw yung maghahanap ng donor. Hindi ko rin alam kung anong type, basta wala pa akong idea. At ito, meron na naman akong tatlong medical request. Ang isa dito, mga vitamins na iti-take ko na naman. At kailangan ko lang mabili to sa Healthy Options. So, pumupunta ako ng... Sa Mega Mall ako madalas bumili ng gamot ko kasi yun yung pinakamalapit na Healthy Options dito sa amin. Kaya pala, pag nabubuntis, lagi ako nakukunan dahil nga sa APAS na yun. So, kailangan ko daw talagang i-treat bago kami mag-embryo transfer or IVF embryo transfer. IVF failed for the first time plus APAS positive. Saklap, no? Buti pa kayo, wala kayong mga problemang ganito katulad sa amin na kusa na lang nabubuntis, hindi na kailangan gumastos. Yung pinakagastos lang kapag nanganganak na sa ospital. Mantalang kami, oh. Hindi ko pa sure kung kailan ko sisimulan yung treatment kasi kailangan pa namin mag-usap ni Sir Alain. Kasi, ayun, wala nga siya dito. Kailangan pa namin pag-usapan about yung sa APAS treatment. Siguro, month of May or June na ako magsisimula. Bubwela muna ulit kasi katatapos lang ng APAS test at yung APAS test ko nasa 21,800. Promo na daw yun. Tapos, yung APAS treatment naman, per session is 16,500. At kinakailangan ko ng 3 session. 3 or more session daw. Ito, sa case ko kasi, nag-iisa lang ako. Nag-iisa lang ako magpa-check up dahil wala dito si Sir Alain. OFW din siya na katulad nyo. Kadalasan kasama ko, pag nagpapa-check up, kapatid ko, minsan naman yung pinsan ko. Nasanay na rin ako na mag-isa lang ako laging umaalis. At ayun nga, hindi naging maganda yung result pero nakaya ko pa rin. Wala akong magagawa na meron talaga akong sakit na ganun. Kaya pala sa mga nagsubscribe, sorry yung iba, hindi ko agad nababalikan kasi minsan hindi ko agad nakikita. Pero iniisa-isa ko yan at minsan nga meron after 3 days or 4 days na hindi ko nabalikan. Tapos, ayun, pero pinupuntahan ko pa rin.
Thank you sa support you guys. At guys, thank you nga pala sa mga nag-subscribe at nagtsagang manood ng video ko. Malapit na ako mag 400. Salamat sa inyo.